tumbak. Alam niya ang bigat. So, huwag ka lang matumbak, please. Huwag lang matumbak. Bye! Ayan. Channel once again, my name is Amor from Kabayan Amor Plants and Others. So thank you so much sa mga nanonood pa rin ng ating mga latest and previous videos, and welcome po sa lahat ng bagong nag-subscribe sa akin. Shout out sa ating lahat ng ating Facebook page followers na Kabayan Amor. Hi po sa ating lahat. For today's vlog, mga kabayan, ang gagawin ko, finally matagal ko nang sinasabi na i-refresh ko yung aking wheelbarrow. So, ngayon ko siya gagawin. So, pinag-isipan ko talaga kung paano, kasi yung malaking Fred Ives doon ay sobrang tanda na niya. And then, now ko lang siya napansin na parang natutumba na siya. And then, nag-start ng magkaroon ng black yung kanyang stem. So, yan ang gagawin natin. Kaya, samahan niya ako, kukunin ko yung ating wheelbarrow. And dito tayo mag dito sa may elephant, kasi medyo hindi siya kasya dito. So, let's go! So, ito po yung ating wheelbarrow, mga kabayan. Dadalhin natin dyan sa malapitan, kasi medyo mainit dito pag sa labas tayo alam niyo ang bigat. So, huwag ka lang matumba, please. Huwag lang matumba. Bye! Ayan. So, we're here. So, yan po siya, mga kabayan. And then, ang bigat. So, na mga kabayan, mag-start na tayong mag-cutting. And then, nagsawa na ako kakaselfie sa kanya. So, it's time for us na ikakat natin yung ibang mga succulents nandito sa ating wheelbarrow. So, yung una kong ikakat ay itong ating Vegas na Fred Ives. So, aalisin natin siya. I think lahat ng Fred Ives ay ipupugot natin. So, yan po siya kalaki, mga kabayan. At yung nagkaroon na po siya ng aerial roots dyan, napapansin nyo. May aerial roots na po siya, kasi yun nga sa sobrang tanda na nito. And then, here also, I think yung lahat na Fred Ives ang aalisin natin, kasi hindi na maganda yung kanyang pinaka puno talaga. Nag-start na siyang mangitim. But hindi natin aalisin yung puno. But this one, ititira natin ito kasi okay pa naman siya. So, yan. Ang una natin inalis. And then, dito na naman tayo sa other side. And then, i-cleanse natin siya mamaya lang. And then, magkaka tayo ng Adolphi, and then yun ang itatanim natin dito. And then, gusto kong i-cultivate yung soil niya, kasi parang tumitigas na rin po yung soil. As alam niyo naman, nung tinanim natin ito ay hindi siya lahat ay potting mix. So, siguro yan din yung reason kung bakit siya nagiging matigas. So, dito tayo sa other side. Alisin ko itong ating ayun yung pinwheel, mga kabayan. Kailangan natin siyang putulin ng buo. So, yan po. So, sa dating bahay pa ito, sobrang dami ko ng ganito doon sa ground talaga. Kung sino yung nanonood sa mga vlog ko before. Maganda siya pang cover sa ground, garden ground, itong yung ating ayun yung pinwheel. And then, this one also. Alisin natin yan. Here naman, magtatanggal din tayo ng mayroong Fred Ives dito. So, alisin natin itong Fred Ives dito, mga kabayan. Yan o. I think dahon lang ito na nahulog. And then, babawasan natin itong ating chalk sticks. Mabilis lang kasi ito kumampal itong
chalk sticks na itong mga kabayan. So, ang dami na naman aking cuttings na magaganap. Siguro aalisin ko yung ano talaga, yung medyo dubikit sa other succulents. Yan ang aalisin natin. Mabilis lang din kasi itong magsanga-sanga. So, like this one here, yung area kasi na ito ay sobrang matapal. So, natatakpan po yung ating, alisin nga natin ito. Natatakpan itong ating ghost plant. So, alisin natin ito. Like this one, papakita ko sa inyo mga kabayan. Yan o. So, pangit na po siya tingnan. Healthy naman, yun nga lang. Sobrang kapal na, then bumibigat na po siya. Look, dami niya ng aerial roots. And then here. Sobrang bigat na kasi ng ating barrow. So, ititira natin is yung mga bagong tubo lang. Ititira natin. This one. Then, tatanggalin din natin itong mga kabayan, yung isang kalankowe na. Like this one, oh. Maganda ito. Mayroon akong ganito nasa ground. Kaso nga ito, natatakpan siya. Hindi siya masyadong nakakaano ng sun. Kaya, alisin natin yan. Ayan. So, medyo malinis na tingnan yung ating barrow. So, wala pa itong 1 year, mga kabayan, yung ating well barrow. Wala pa siyang 1 year mula nung tinamnan ko siya. Ayan. So, this time, ay yung ating dito, yung ating nakikita nyo po ito. And then, medyo ligi na po yung sa ilalim niya. Napapansin nyo po yung ano niyo, yung katawan niya. So, sobrang haba lang niya. So, ang gagawin natin dyan ay ikakat natin. I think, almost lahat. So, papakita ko sa inyo yung looks niya. Ganyan po siya ka ligi, mga kabayan, or ka yan, oh. Hindi naman siya nag ano, kasi yung dito is maganda, kaso nga lang humahaba po yung stem niya dito, buhat po ng medyo crowded siya before. So ang gagawin ko dyan ay aalisin ko yung mga humahaba, kakat lang natin siya. This one, alisin natin itong this one. Healthy naman siya, mga kabayan, no? Very healthy po yung ating ghost plant. So, i-refresh lang ang kailangan nito. Yung mga medyo humahaba talaga. I think lahat sila ay maaalis natin. And then mamaya ay itatanim natin uli, but puputulan natin siya ng ano, ng stem. So, yan mga kabayan, alis ko na lahat yung ating ghost plant. Tatapin natin dyan, and then mamaya ay itatanim natin. In kinalbo ko talaga, kahit ganito maliliit, inalis ko siya. So, marami tayong cuttings, and then mayroong isang pred hives din dito. Ayan, alisin ko din, inalis ko rin yung pred hives. Ayan, para talaga mabigyan ng, kasi nung tinanim ko ito, mga kabayan, ano po, kumbaga tinusok-tusok ko lang siya. Gusto ko lang talagang mapalash yung ating wheelbarrow. But then, yun nga. And then, itong ating choke sticks ay... So, for now, mga kabayan, ganyan po yung looks ng ating barrow, wheelbarrow natin. So, yung nakuha natin dito ay yung ating pinwheel na, ayun yung pinwheel, yung blue chalk sticks, at yung punuan ng ating ghost plant dito.
So, yan po ang natitira for now. So, pipilian ko pa yan kung ano yung aalisin natin at ano yung itatanim natin dyan. Kasi, ayaw ko nang punuin pa siya. Gusto ko lang, I think, tatamnan natin siya. Nang gusto ko maraming Adolphe at saka maraming campfire kasi mas maganda siya. Lumalaki po yung punuan ng ating campfire but very healthy po yung dito sa kanyang, dito sa ibabaw and pati yung Adolphe. So, yan po yung balak kong gawin dyan. So, i-update ko na lang po kayo kung ano yung new looks ng ating baro, mga kabayan. And then, ito po yung cuttings natin na nakuha sa ating wheelbarrow. Ayan, healthy po yung ating ano, mga kabayan, oh. Ating ghost plant, very healthy po siya. Kaso nga lang, medyo humaba na po yung ano niya. Kasi sa very crowded. And then, this one also, yung ating biggest fried ives. And then, yan po, oh. May mga aerial roots na po yan siya. Ayan yung ating cuttings. And then, yung ating blowchok sticks. Na pupunta lang diyan sa basurahan. So, hanggang dito lang po muna yung ating vlog, mga kabayan. So, i-update ko na lang po sa inyo kung ano yung bagong looks ng ating wheelbarrow kasi ang hirap mag-isip ano yung itatanim ko. And then, medyo maingay din yung background ko. So, talagang natagalan ako kasi hinihintay ko na mawala yung ingay. But, yun nga, napakita ko sa inyo kung ano yung inaalis ko and then abangan nyo po kung ano yung magiging bagong looks ng ating wheelbarrow. So, thank you so much. Hopefully, nakapag-subscribe na kayo sa ating channel and click nyo po yung bell button dyan para ma-update kayo, ma-notify kayo if ever ipopost ko na po yung update ng ating new looks na wheelbarrow. So, see you on my next vlog, everyone. Stay safe, stay healthy, God bless, and happy planting! Bye-bye!